Sorry. Hello. Hello. Okay ba yung sounds natin? Okay ba yung ano natin? Audio. Okay ba? Okay. Ayun, good morning sa ating mga ka-MUG, sa ating mga kabatas at sa ating mga ka-UB. At welcome sa panibago nating live stream. So okay yung audio natin, Stone Trooper. Shoutout sa inyo ni, ni King Merwem. Emergency live to eh. Perfect effect, shoutout sa iyo. Emergency live kasi may naglabas ng ng buong video. So ito dito. Hey, Jacon, shoutout sa iyo. Marina Nale. sorry, Marian. Kasi may naglabas ng ng whole video eh. So ilabas na natin, no? Kasi baka burahin pa eh. Diba? So, mas maganda na mailabas na natin. Adam, shoutout sa'yo. No claim siya, deepfake yung video. Deepfake yung video na yan, lols. Huwag kami. So, ito. July 9. Ay, Loretta Adawag, shoutout sa'yo. Good morning. Itong video na to, no? May nag-send kasi sa no? May nag-send. Okay. Kasi hindi pa ako nakakatulog. May nag-send itong video. So, kailangan may na natin bago pa mabura. Kasi baka burain eh. Kasi naglabas sila ng pahayag, di ba? Na splice yung mga video na nilalabas natin. O dapat, di ba, ilabas nila yung video na buo para papatunayan nila yung nilabas silang sulat. Ay, ngayon, ayaw nilang ilabas o tayo maglalabas ngayon. Ngayon, dahil may nag-send nito, baka mabura pa, nakita ko. Eh, tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Ano na umalay? Shoutout sa'yo. Chesa, shoutout sa'yo. Adam, play na natin. Boogie Book, naku po. AKA, warning. Umpisa natin sa umpisa para buong buo. Makinig po kayong mga... O, tandaan nyo yung video na to, ha? Nung July 9 ito, pinost, 2020. Okay? Pandemic pa nito, tong time na to. O yan, tuloy natin. Complain na. Para sa inyo rin po ito. At doon po sa love letter / warning mula sa LGU, sinasabi doon na dapat hindi na kami magpapapila dyan sa labas. Ibig sabihin, yung pong ginagawan dati, hindi na pwedeng gawin ngayon para sa action center. Although, hindi po kami nagkulang sa pagpapaalala po sa lahat, pero may... Good morning sa inyo. Good morning. Junkie pa. Peragids ba? Meron pa rin pong pumupunta dyan. In fact, parami ng parami. Yes, wala pa. Pandemic pa nito. Mag-election pa lang yata, di ba? Una, 10. Tapos 50, 100. Ngayon, umabot na po hanggang 200. Huwag po. Bawal po yun. Talagang bawal. Kayo po'y pauwiin ng LGU. Ayoko po mangyari na maaresto po kayo at kami po ay madadamay. Okay? Marami sa inyo hindi nakaintindi yung mga napapauwi in the past. Ayan, sumusunod naman pala sa batas, no? Kasi nga pandemic that time. So, bawal yung kailangan may social distancing, di ba? So, sumusunod naman sa batas, si Idol. At pumunta sa social media, binabash kami. Eh, hindi naman po namin kasalanan yan. Gusto namin kayong pumunta rito, pero bawal po eh. Meron tayong mga protocol na sinusunod. Paano pa tayo magkakaroon ng social distancing kung 200 kayo dyan nakapila? Di ho ba? So, dapat intindihin nyo po na kapag kayo po'y pinauwi ng LGU, yan po kasi ang patakaran. Okay? So, please, huwag na ho kayong pumunta rito. Hintayin nyo na lang po yung aming tawag. Kasi kami po tumatanggap din ng komplainan, kaya lang ini-screen muna namin. Maraming proseso. Interview muna and then pagdating dito, yung pinoprocess ng mabuti, saka po nialagay dyan sa action center at yun na, pwede na maisala. So yan, pinapakita ko sa inyo ng buo, para buong buo yung video. Kasi baka mamaya splice na naman. So ito, nung-umpisaan natin, nang umpisang-umpisa. Nag-nanenermon siya ng mga kanyang mga subscriber
na nagagalit sa kanya kasi nga limited yung tinatanggap nilang ano, pila dun sa RTIA. Conrado Ramos, shoutout sa'yo. Good morning. RL Place, shoutout sa'yo. Yes, full episode to. Full episode to. Kaya inumpisa ako na sa umpisa para walang masabi na splice na naman. Okay? Huwag ho yung basta pupunta kayo dito para pumila. Okay? Do you understand what I'm saying? Oh, yeah! I hope you comprehend. Okay, now. Of course, we comprehend. Tapos niyan, eto na. Titira na tayo. Dahil kami ang Liga ng Taga-Serbisyo Publiko. Lupit eh, no? Alright, champion! Chang Marks, ano mga abangan natin ngayon? Idol, tuloy-tuloy ang pasok ng mga sumbong na mini-message na Raffy Tool for an Action Facebook page. Kaya ito na. Shoutout sa Obama Etuala. Good morning, good morning. Ang isang kaso na yan na actionan ngayon mismo. Masaya ka na. Masaya ka na sa ginawa mo sa akin. Alam mo, na-stress ako. Nawala yung baby natin dahil sa ginawa mo. Kahit lang din sana mag... Baduy ba, baduy? Paramdam ka na ganito na ayoko na ituloy yung kasal natin. Kahit ganun na lang din sana. Ano? O yan na, yan yung babae, di ba? O yan. Sabi mo, pupunta ka dito nung ginawa mo. Kahit mag-explain ka lang sa parents ko, hindi mo ginawang kapal na mukha mo, Raymond Canlog. Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Di ba wala naman? At ito pa, hindi rin papaawat itong susunod na nagre-reklamo. Panoorin natin. Joseph Boraz, eh. Ibalik mo na sa akin yung anak ko. Hiniram mo lang siya sa akin. Sabi mo, O yan, valid dalawang, ano to, valid dalawang kaso. Itong time na to, noong July 9, 2020. Babalik mo isang linggo lang. Hindi mo na siya binalik. Ibalik mo yung anak ko. Miss na miss ko na siya. Nako mga netizens, pwedeng-pwede pa rin kayong sumali sa pag-action sa mga sumbong. Paano ba yan, Maring MJ? Hola, sambayan ng keyboard warriors! Tama na po muna ang ML. Alam namin yan, ha? Dito muna kayo tumabay sa aming Facebook Live sa 1PH. Pwede rin sa YouTube, ha? Mag-comment lang kayo dyan at babasahin po namin yan. Pero hinay-hinay din po, ha? Iwasan po nating magmura o gumamit ng mga salitang maselan o salitang masyadong vulgar. At kung meron din kayong mga sumbong, alam nyo nang gagawin nyo. Eto po, si Kapitana Carol! Imagine may pag-ganyan pa pala sila nun. Ngayon wala napanood to eh. Nang buo eh. May mga pa-ek-ek pa pala sila, no? Ay, ako mga kapatid! I-message lang kami sa aming Facebook. Oh, Sunny Tribleo. Binubuo ko talaga para sa hindi sabihin na splice, di ba? Oh, splice daw eh. O ito buo. Facebook page, Raffy Tulfo in Action. Ito ay may 8.8 million likers na, ha? At meron na rin itong 10 million followers. Ito na mga kapatid, kung gusto niyo umiyak, may konting aksyon. Kung gusto niyo medyo manggigil sa galit, tumawa at may konting galaw-galaw. Ano pa bang hinihintay natin, Idol? Pwede na siyang ano, purok leader. Oh. Shoutout sa'yo, Gina31. Good morning, good morning. Galing talaga ito si Carol. Oh. Thank you, Carol. Thank you. Kaya ngayon, simulan na natin ang ating unang kaso. Oh, ito na yung unang kaso. Si PFC Canlog na to, yung unang kaso. So, hindi na tayo maiinip maghintay. Ang galing naman gumawa ng deepfake video na yan. Lols. Very authentic. Wala na si Carol yata ngayon. Eh, kaya pala gaslighter pala kayo. Ito. Hindi pwede itanggi ito kasi 1PH. Ayan o, 1PH. Ah, home network na yan. Oh, diba? May date. July 9, 2020. O, paano magiging ano to, diba? Hindi nila kaya itanggi ito. Hindi nila kaya sabihin splice to. Ito ang pinakamasakit. Sa lahat ng masakit, wala nang sasakit pa. Ito pong reklamo
ng isang babae. Broken-hearted po siya. Tago sa puso po ito. Naka-join din pero makikinig lang po while preparing para sa umaga. Sige lang po, sige lang po. Nakasan na lang po sana sila January 28, 2020. Itong nakaraan lang na January. Kompleto na po eh. Yung gown, wedding ring, damit na susutin ng lalaki, venue, pagkain, everything. Well, Adam, titingnan natin dito kung i-validate nila. Eh, alam mo naman dito, di ba, judgment agad. Hindi naman usong validation dito eh. Di ba? At ang gagastos, si babae, si lalaki, pupunta na sa kasal at pipirma. Oh. Kakain. Tapos. Doon sa sinasabi nilang splice video, hindi na nakapagbigay ng ano ng side ni ng side si ano si PFC Canlog, di ba? Kasi nga nasa ano eh, nasa critical ano sila situation eh. So dito malalaman natin kung talagang hindi siya nakapagbigay ng kanyang side. Okay, kasi full video to eh. Full to walang kawala, nadali mo boss mag. May nag-send lang, may nag-send. Iniisip ko pa din yung kinikita sa si ano yung kinikita sa si sa CR dyan, sa RTIA, kung sino kaya yun. Ay, gano'n, may bayad ng CR. Boogie Bok, parang motivation speaker. Pero ano nangyari? Last minute, sabi ni lalaki, ayoko na sa'yo. Bakit? Wala lang. Ito, tingnan natin. Makausap natin si Miss Daisy Reseraos. Magandang umaga po, Miss Daisy. Magandang umaga po, Sir Idol. Ika-copyright pa ba nila to? The LW88 full? Napakasakit nga po itong nangyari sa inyo. At tingnan po natin kung ano may tutulong ng programa para sa inyo, Ma'am Daisy. January 28 ang schedule po ng kasal? Yun po, sir. Pero ang pangit lang doon kasi, sir, wala po siyang sinabing dahilan bakit gusto niyang itigil or ano po dyan. Kasi nga po, na-process na po lahat eh. Bali, sa usap lang po, yung January 28 na po yun, yun po yung pinag-usapan dito nung namanhikan po siya. Yo, shoutout sa'yo, Tayamik. Welcome, welcome sa live. Eh ngayon, nung pupunta na kami, punta kami ng simbahan para po mag-seminar po about dyan sa January 28 na kasal po. Mm. Ang dami po niyang dahilan na sabi niya, kakausapin ko ulit si mama kasi Idol! Senomar daw, Senomar. Ayaw niya magpayag. Mama? Opo, mama po daw. Okay. Sabi ko, hinintay ko naman po. Sabi ko, sige, punta na lang ako dyan sa iyo, sa batalyon. Kasi nga Teka muna, ma'am, cut muna. Mama, ilan taon na ba ito at ano bang trabaho nito? Sundalo po. Magto 26 years old po ngayong August 14. Sundalong mama's boy, Bonjing? Oh. Ah, di ba? Doon sa, narinig ba natin doon sa splice video na sinasabi niya lang, sinabi niya ng Bonjing? Na ito, ito, di ba, wala to doon sa video eh. Itong part na to eh. O to, di ba? Ano na din po? Gina Tracy Idol, dagdag bawas pag magkwento. Okay, sige, tapos po ma'am. Eh ngayon po, siyempre narespeto ko yung sinabi niya. Pumunta ako ng batalyon nila kasi nga po, nakakuan na po kami, nakaprocess na po kami ng mga Senomar. Tapos nakapirma kami sa munisipyo ng marriage license po namin, yung application po. Eh ngayon, sabi niya, kahit di ko na kailangan sila mama at papa kasi po, andito na ako sa tamang edad. Yun pa po yung sabi niya eh, kasi nga po kasama ko sila nanay at tatay ko na nagpirma sa munisipyo kasi po 24 pa lang po ako. Yes, ma'am. Eh ngayon, sabi niya, okay na yan, sabi niya sa akin. O sige, punta ka na lang dito, sabi niya. Dala-dala ko lahat po ng requirements namin. Eh ngayon, November 1 po. Sabi ni Siegfried, parang anak niya, Bonjing. salamat sa Perfect Defect. Pasupport naman po yung isang channel, no? Ang MUG. Kasi ang sabi ni mama niya, mag-usap po daw sila nila nanay at tatay. Eh ngayon po, nakiusap po sila nanay na sige, magkita tayo sa Kabakan kasi medyo malapit na po yung bahay nila doon. Alam niyo po anong ginawa, Sir Idol? Pinahintay lang po yung parents ko doon. Nasabi na ang daming patusot yung mama niya, yung papa niya na ganito. Wala kami sa bahay, nandito kami sa bukid noon.
Okay, teka muna, ma'am, ma'am. Okay, pasingit ulit. Ano to? Pasingit ulit. Philippine Army, Philippine Marines. Ugali na pala talaga niya yung pasingit ng pasingit, ano? Kahit sa Senado, ginagawa niya yun eh. Alex Booth, ba't ganun? Dati napanood ko ito, awa ako sa babae, ngayon naging comedy na sa akin. Eh kasi nga, nalaman na natin kung ano yung katotohanan, di ba? Sa nangyari kay, ano, dito sa story na to. Kaya yun, nawala, kahit naman nung ano, di ka naman dapat maawa dun sa babae, di ba? Kasi nga, dahil sa nangyari. O lalo na kung ikaw yung kamag-anak ng sundalo na yun. Philippine Army po. Philippine Army. Ano pong rango niya? PFC po. Private First Class. Saan po siya naka-assign? Sa Datupyang, Maguindanao po. Okay. Na-verify niyo talagang sundalo po ito? Ayun, may picture opo siya? Opo. Okay. Now, so, nung tinanong mo siya, nung kailan po siya umatras at tinanong niyo bakit? Kailan po yun? Nung kwan po kasi, sir, November 8 po, umuwi ako dito sa bahay. Eh, siyang sabi niya, uuwi ka muna, sabi niya sa akin. Tapos, ikon mo yung sing-sing natin. Kasi nga po, hinulog-hulugan ko yung sing-sing kasi po medyo mahal. Taabot po siya ng 20,000 ang wedding ring. Lahat po kayo, ang gumastos nito, ano, wedding ring, tapos gown. Wala siyang gastos. Sitting pretty lang siya. Inintindi ko nga po, Sir Rafi, kasi nga po, nakatrenda yung ATM. Naka-loan po siya, ang dami niyang loan. Ito ha, guys, ito ha. Halimbawa, totoo yung sinasabi ni girl na gastos niya lahat. Lahat ng, lahat pati handa, pati sing-sing, siya na ang bumili. Tapos si ate girl, maganda pa. Sa tingin nyo, bakit ayaw siya pakasalan ni PFC Canlog? Diba? Bakit umurong sa kasal si PFC Canlog? Doon pa lang, ano na eh. Doon pa lang makakapag-isip ka na eh. Na hindi man lang naisip ni si Rapi kung bakit ganon. Sa halip, kinantsawan pa niya si ano, si PFC Canlog. Di ba? Oh. Una ko rin ba yung ito? Minintindi ko po kasi nga po, sa sobrang pagmamahal ko po, ginawa ko yun eh. Okay. Kahit online seller lang ako, ginagawa ko lahat para lang mabigyan ng panyan. Tapos ganito yun lang ako. Binigay lang yung kahiyan sa akin. Kailan po siya nagsabi sa inyo na ayoko na ituloy yung kasal? November 1 po. November 8 umuwi ako dito sa bahay. Okay pa po kami. Okay pa po kami. Tapos, nag-division operation. Ayun, di ko siya na-contact. Inintindi ko yung trabaho niya dahil sa pagkasundalo niya. Tapos, November 18 ng gabi, tumawag siya. Sabi ko, buntis talaga ako, confirm. Sabi ko sa kanya. Buntis? Tapos sabi niya sa akin. Tawag mo si Attorney Garrett mamaya, ano? Sige, sorry ma'am. I-ready niyo si Attorney Garrett. Okay, sige po. Sorry ma'am. So, buntis na ho kayo? Opo, that time po, November 18. So, sinabi mo sa kanya na buntis kayo? Doon mo pala nasabi sa kanya na kayo po'y nagdadalang tao na? Opo. Okay, ano pong reaksyon niya nung sinabi niyo, buntis na ako? Okay naman po sa kanya, mas maganda. Sige, huwag kang magpa-stress. Actually, may nag-comment dito. Sabi niya, sabi nung nag-comment, asawa yata nung kabaro ni Sir Canlog, no? Nag-comment siya dito, hinahanap ko yung comment. Pag nahanap ko, babasahin natin, no? Okay. Kami noong November 18. Alright. November 19 ng umaga, tumawag siya, hawak-hawak ko yung pamangkin ko. Sabi niya, sabi ko, kumusta ka dyan? Sabi ko, tapos sabi niya, may sabihin ako sa'yo, huwag kang mabibigla. Ano yun? Ayoko na ituloy ang kasal. Doon po, naglamig talaga ako, sir. Malapit ko na bitawan yung pamangkin ko. Sabi ko, anong rason? Tapos, pagka ilang minutes po, tumawag yung mama niya, nagmumura. Inura-mura yung kan ko, yung mama at papa ko, na pinagsasabi na, ayaw na namin ikwan, maghiwalay na sila ng anak ko. Bakit kailangan yung magulang yung magkwan? Mag-desisyon. Ma'am, sandali mama. Okay, nasa rin yung telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Sa Sumba? Opo. Mamaya na po kayo mag-Sumba, sir, kasi mas importante ito dahil kayo po. Dinig pa niya Sumba. Di ba? Charot sa'yo, Wildcat. Wala na dyan nasira si Tulping sa maling pag-uusga niya. O nga eh. Di ba? Sana makita ng family Canlog yan para makapaliwanag sila kung ano ang side nila. Yun nga eh, di na rin nakuha kasi
yung side nga ng family niya. Diba? Patuloy. Ay, pwedeng makasuhan at pwede pong maisumbong sa inyo pong unit dahil sa pinagagawa ninyo dito kay Ma'am Desiree na niloko niyo po siya. Bakit kayo sa all of a sudden umatras sa kasal? Po, po. Nung malaman niyo po na buntis, bakit bigla kayong umatras? Sir, wala man siyang pinakita na sabi na buntis, sir. Okay. Eh, binanggit to sa'yo November 18 na buntis. Sabi mo, okay lang yan, magpahinga ka, huwag ka mag-stress. And then November 19, kinabukasan, yung mama mo, tumawag na sa dito kay La Desiree at pinagmumura sila, yung kanyang parents. Hindi ano nangyari? Totoo, sir. Hindi po yan totoo, sir. Hindi yan tumawag dyan, sir. Yan yung kung kwan. Oh, sige, hindi sige. Sabihin natin, hindi totoo lahat. Pero bakit ka umata sa kasal? Anong reason? So, ito nga, no? Nung kinontent natin nung isang gabi, nung nilive natin to nung isang gabi, di ba sabi dun sa comment nung kabaro ni Sir Canlog, no? Sabi dun, itong si girl nga daw, binabasos niya yung nanay ni Sir Canlog. At yung babae na ito, lagi silang nag-aaway ni Sir Canlog doon sa kampo. Na gusto na raw pauwiin ni Sir Canlog ng babae dahil delikado nga yung lugar nila, di ba? Ayaw umuwi ni girl. Lagi silang nag-aaway doon. Yun ang kwento nung kabady ni Sir Canlog. Di ba? Tuloy. Sir, yung ano sir, tayo sana po sir, kaso yung ano yun sir, hindi pa kami kasal sir. Gusto niya nang kunin yung item ko sir, tapos yung... Hindi, sir, pakisagot lang sir, bakit umatras ka sa kasal? Ba't ayaw mo nang ituloy yung kasal? Anong reason? Hindi ba kayintindihan namin sir? Hindi kayo magkaintindihan? Anong hindi magkaintindihan, sir? Anong hindi nyo naintindihan kay Ma'am Desiree? Hello? Ano pong hindi nyo naintindihan sa inyong relasyon, dalawa? Anong hindi nakakaintindi doon or mahirap intindihin? Na nakaschedule ng kasal ninyo, January 28, 2020, at buntis na itong si Desiree. Anong hindi na, ano parte doon na hindi nyo po naintindihan? Ito po sir, para maintindihan mo. Pwede ho kayo makasuhan dito. Kakonsulta kami sa abogado kung anong pwede, anong narapat na kaso sa inyo. Na kayo po ay nakaschedule ng kasal, na manhika na itong kayo sa peres niya at buntis itong si Desiree at bigla kang umatras, napahiya siya, nagkakaroon ng psychological, emotional trauma ng di oras itong si Ma'am Desiree. Alamin namin kung anong pwede maikasuhan. Ito niya po dito sa comment na babash yung biyanan niya dito sa comment. Pati yung family nung family ni Sir Canlog. Diba? O sino hindi may stress dyan? Shirley, shoutout sa'yo. Shirley 6448. White Vanguard. Salang agad, di mo na tinignan yung ibang side. Bravo, Idol. Bravo, Idol. O, kasi nga, diba, paano makukuha nga kasi nga, nasa gera nga siya, diba? At, yun talaga ang malaking kamalian dito. 'Di ba? Hinusgahan na agad si Sir Canlog. Alam naman niya na nasa laban. Tapos minaliit niya ng gusto si Sir Canlog. At siya na mismo nagsabi ng psychological stress at saka emotional stress na ginawa niya mismo kay PFC Canlog. 'Di ba? Oh. Kaya naman 'to si PFC Canlog, pinatunayan na siya hindi duwag. Tuloy. At sa'yo, criminal at saka admin. Alam mo yan? Sir, yung totoo niyan, sir, wala po siyang binakita na buntis sa sir. Ma'am Desiree, kausapin niyo po siya. Hello. Hello. Oh, paano mo makikita? Di ba, nag-promise ka sa akin na pupunta ka dito December. Sabi ko, samahan mo ako magpa-check up para makita mo. Tapos, anong ginawa mo sa akin? Pinahintay mo ako. Nag-quan ka, nag-break ka. Ilang break mo? 10 days ka. Anong ginawa mo? Nakikita ko sa mga bus mo. Pasyal ka dito, pasyal doon. Tapos ako dito, stress na stress. Tapos kaya yon napunan ako dahil sa'yo. Kahit magparamdam ka lang din sana, wala. Sabi ko kasi sa'yo, sabihin mo na sinungaling ako. Ano tingin mo sa akin sinungaling? Ginawa ko naman lahat sa'yo, di ba? Alam mo yan. Kahit ano pang pagmumura ng pangunang mo, tinanggap ko. Sabi ko kasi sabihin mo, ako pa yung sinungaling ngayon. PFC? Sabi ko PFC? Yes, sir.
Pakisagot nga po, sir, yung mga sinabi po ni Ma'am Desiree. Ang totoo niyan, sir, hindi siya, sabi siya nabuntis. Sabi ko, magpatingin, patingnan para ma-prove na buntis talaga, sir. Hindi ako masabi na hindi ko siya panagutan, sir. Sabi ko. Okay. So bakit yung kasal, sir? Bakit yung kasal ang nag-decide yung parents mo at hindi ikaw? Hindi, ako talaga nag-decision, sir. Okay, ikaw nag-decision. Bakit nag-decision ka na ayaw mo na? Sige nga, sabi mong reason. Ba't umayaw ka? Eh, araw-araw, alas gabi-gabi kami nag-aaway, sir. Kasi gusto niya, i-force niya ako na magpakasalan ko siya. So sabi ko, maghintay ka, pakasalan kita, sabi ko sa kanya. So siya, pinu-force niya ako. Maghintay mo, wala pa kung ano, sabi ko sa kanya. Sandali lang, Miss Daisy. Po. Araw-araw daw kayo nag-aaway kasi pinu-force mo siyang magpakasal siya sa'yo? Hindi po totoo yun, sir, Rafi, kasi nga... Hindi ko na makita yung comment eh, kasi sabi doon sa comment, pag daw hindi napapagbigyan si babae, inaaway si PFC Canlog. May sinabi doon eh sa comment eh. Actually, in-screenshot ko nga yata yun. Tingnan ko. For curiosity. Ito, na-screenshot ko pala. Ito, sa, ang comment ni ano, ni Marpede. Di reliable ang sinasabi ng babae na yan. Sabing ganon. Ito, babasahin ko sa inyo ha. Si Canlog di makapagsalita kasi nalilito na rin. Pero ang totoo, halos lahat ng sinasabi ng babae, fabricated. O, di ba? Fabricated. Sabi nitong Marpede, kasi kasamahan niya to eh. Witness kami sa pag nag-aaway yan sila. Iskandalosa talaga. Sigaw dito, sigaw doon. Sigaw dito sa kampo kahit gabi na. Minsan di na lang natutulog si Canlog sa kubo niya kasi sigaw ng sigaw ang babae. Nagagalit pa daw pag di. Kasi ano, asteris yung nilagay niya. So alam na natin ibig sabihin nun. Kaya di ako pabor sa pagreklamo niya. Desperada lang talaga. Oh. Kasamahan ni Sir Canlog ang nag-comment. Paniniwalaan ba natin o hindi? Siyempre, hindi tayo pwedeng mag-usgar ito. Pero, ang masasabi ko lang, ang nag-comment ay kasamahan ni Sir Canlog sa sundalo. Diba? Kaya hindi daw reliable talaga yung sinasabi ni girl dito. Emmy Biray, buong video nandito pala, fake news pala. Full to kasal. Kana nga, nagtago ka sa Amerika tapos nagpakasal ka sa iba. August 14 po, nung nag-ask. Sabi ni Wildcat, dahil sa ayaw niya masabihang duwag, kaya isinakripisyo niya ang buhay niya. Yeah. Diba, Wildcat? Sabi ni Eda, madali lang magsalita. Naminura ka, neneng. Hearsay yan. At saka yung buntis, diba? Dapat pina-DNA muna. Pina-check up muna. Or kung talaga bang nalaglag, ganun. Dapat may check up siya, di ba? Isan sila dito. Kasi nga po, sabi niya sa akin, 2018 po sila naman higan eh. Hinintay nga ko po yung 2020. Tapos... I think wala eh, Adam. Wala sigurong CCTV. Kasi ano yan eh. Nasa gitna sila ng ano eh. Yung kumbaga, labanan eh. Sasabihin sa akin na pinupush ko siya na magpakasal kaming dalawa. Eh, siya naman po nagsabi, imbis na ako yung babae na mag-desisyon sa kasal namin, eh bakit siya 2020? Sinunod niyo yung magulang niya 2020, Sir Rafi. Kaya din po kami nag-aaway araw-araw, gabi-gabi, dahil sa inom niya po, hindi po siya mapigilan. Sa ospital nga po yan, eh, dahil lang sa inom, ako nagbabantay, kahit stress na stress ako sa kanya. Tapos ganyan sasabihin, pinupush ko siya sa kasal, kapal ng muka. Okay. Sir, binantayan mo, susumbat mo, gusto mo naman yun. Ayaw mo umalis sa kampo, di ba? Pinapauwi ka nga, ayaw mo umuwi. PFC. Sabi ng mga kasamahan nyo dyan ha, sa kampo ha. Sir, PFC, naintindihan nyo pa yung ibig sabihin ng psychological at emotional stress? Opo, sir. Ang resulta niyan is... Diba? Sabi, ang tanong ni Serapi, alam nyo ba ang psychological at emotional stress? Ang tanong, ikaw Serapi, alam mo ba yun? Kapag yan po ikinaso sa inyo, dahil dun sa dinaranas ni Desiree na kagagawan mo, pwede ka makulong, sir.
At sisiguraduhin namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Alam mo, sir, ito, ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Mm. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa inkwentro, iwan mo yung mga... Ito na, judgment na. Judgment na. Diba? Ni hindi niya talaga nakuha ng full yung side ni PFC Canlog. Pero may judgment na agad. Diba? Mas kawawa ang ginawa nila kay ni Idol kay Julie Ligob. Yeah. Kasama mo, halimbawa, may bakbakan na nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro, sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong, mama. Hmm. Nakita niyo yung pang-insulto na yan? Tapos yung mga nagko-comment dito, tawa ng tawa sila, pinagtatawanan si ano, si PFC Canlog, sabi, Mamas boy, bunjing, mga ganun. Tapos sasabihin, walang yan, sundalo na yan, mga ganun yung comment dito eh. Grabe, kaya ano, talagang shaming talaga eh. Public shaming talaga nangyari. Hindi nga, oh. O dili kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinat... May asawa na kaya yan si girl ngayon, ewan ko lang. Tawag mo mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito, ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then, idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neurotest kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi, sir. Para sa akin, assessment ko, pagdating po sa inkwento, iwan mo yung mga kasama mo dahil duwag ka. Duwag ka. Oh, di ba? Ang nagdi-decision para sa iyo is yung nanay tatay. Ang, di ba, oh, mauulit na naman to. Ay, DJ Byron! Panoorin natin tong ano. Tong full video. Hindi na to splice. JJS, ayaw ni si Robbie na tumatakbo sa kasal. Siya kasi ilang beses kinasal. O, di ba? Ang lakas niya ng loob na magsabi ng duwag dahil tinakbuhan si girl. Eh, anong ginawa niya? Bagay siya naman, nagpakidnap naman siya kasi. Ayan, upaw! Can I say, sa tingin ko, walang consent si PFC Canlas. Canlas? Na i-on-air siya at Canlog. I-on-air siya at nakot in the act siya sa nakausap niya si Serapi. Kaya napilitan na siyang kausapin si Serapi on air kasi sinabi niya na mamaya nakausapin niya. Tama. Tibay talaga ng mukha ni Idol. Sandali lang po, sir, ha? Gusto lang magsalita ang tatay ni PFC. Si Librado Canlog. Tatay Librado, magandang... O, oh, yun! Ito, wala to dun sa ano, dun sa splice video na sinasabi nila. Okay, ito, mapapakinggan natin side ng tatay. Umaga po, sir. Magandang umaga po, Idol. Sir, ano pong reaction nyo dito sa pinag-uusapan namin? Yung kwan talaga yan, sir. Kasi yung babae yan, sir, talaga, sir. Mayroon ibang lalaki yan, sir, eh. Yun nga, hindi ko gusto-gusto, sir, eh. Oh, may ibang lalaki daw. Si girl. May ibang lalaki daw si girl. Pero siyempre, hindi paniniwalaan yan ni si Rafi. Ama, natuloy. May ibang lalaki. Yes, sir. Sandali lang po. Sandali lang po. Daisy. Mag-usap kayo ni Tatay Librado. Meron siyang sinasabing napakaseryosong akusasyon. May ibang lalaki ka raw. Usap kayo. Pang, hello Pang. Papahin ko talaga yung turing ko sa'yo, ha. Ano sinasabi mong meron akong lalaki? May pwede ako ng may lalaki ako. Nag-live-in kami ng anak mo ng ilang years. Sasabihin mong may lalaki. O paano ako maglalaki? Before, wala pa kami ni Raymond, sa abroad pa ako, nakita ko ang mga kwando sa mga lalaki mo before. Ano na nga, amo pa nag-pugong ako kasi usahin pa dahil ang ano yung pamanikan kasi hindi ko kumpirma sa ginagawa mo noon eh, mayroong lalaking iba eh. Walang pamanikan pa yun eh, na ano eh. Hala, tanong ko lang po, Pang. Bakit hindi niya ko prinangka? Kung may lalaki man talaga ako, at least ngayon, kahit di na sana tayo nakapunta kay Sir Rafi, kasi nga po mas maganda yung nag-uusap tayo. Ano daw sabi niya? Ang sabi niya, ano sabi ni girl? Dapat daw pirinangka siya na pinagbibintangan siya may lalaki nang sila lang at hindi na dinalaki si, kay Serapi.
in the first place, siya ang nagdala sa RTIA nitong problema. Diba? Anong gusto niya mangyari? Ipahiya si PFC Canlog, diba? Ngayon, nung lumalabas na, na meron siyang ibang lalaki, sinasabi nung tatay ni PFC, ni Sir Canlog, sabi niya, sana hindi na dinala kay si Rabi, sana sila na lang nag-usap. Ganun ba yun? Eh, ikaw, in the first place, ikaw nagdala dyan. Diba? My goodness. Tayo-tayo na lang. Iba ka sa'yo yung lumalabas sa may lalaki. Bawa, makinig ka nga. Paano oh. Siya nag-usap sa'yo? Kahit si tatay mo mag-usap sa'yo, nilintik-lintik niya ako. Ano lintik-lintik? Ikaw yung naglintik-lintik. Ay, hindi ka, Daisy. Magsinungaling, ha, Daisy. Mayroon Diyos sa taas. Si tatay mo mismo ang naglintik sa akin. Nang nakilasan ako ng ayos. May record na ako, Pang. Sa'yo talaga. Ano pang sa'yo mo kay papa ko? Ano sa'yo mo kay tatay? Malapit na ako, sinuntok ko na yung mukha mo. Tapos kung may record na ako, Pang. Sinungaling talaga kayo masyadong taas-taas. Ay, sige, ikaw masyadong sinungaling. Matama ka masyado. Pati yung anak ko, pinahiya mo palagi sa kampo. Oo. Pinahiya? Sino bang may kagagawan? Oo, yun. Sabi nung tatay ni PFC Canlog, yung anak ko pinapahiya mo sa kampo. Ngayon, may katotohanan yung sinasabi sa comment ng mga kasamahan ni PFC Canlog. Tama? Diba? Mas paniniwalaan ko dito ngayon yung tatay. Magiging bias na ako dun sa tatay ni PFC Canlog kasi alam niya na pinapahiya ni girl si PFC Canlog doon sa kampo. Diba? O, tuloy. Wala kang sinungaling. Asa kayo mga abate ko dito sa social media. Ang dami dito. Narami ka lang kayo on the record. Isa dito. Napinangunyay ang tabi yung anay ni Raymond. Pinak niyo ako sa Facebook. Diba? O, isa namin natin ngayon siya natin. Tay. Sandala pa. Tay. Diba? My goodness. Sir Idol, relax. Relax lang, lol. Ano kaya nasa isip niya? Ayos to. Trending na naman to. Dami views. Siyempre, alam mo na 'yon. Tay, yung puso mo, tsaka yung bibig. Which may katotohanan dun sa camp. Yeah. Kasi may mga comment eh. Ang lalakas ng magloob, ang lalakas ng loob mag-comment ng mga kasamahan ni ano eh, ni Sir Canlog eh. 'Di ba? Hindi ka para maglakas loob na mag-comment para ipagtanggol mo si Sir Canlog doon sa video ni RTIA. 'Di ba? Ngayon, pinatunayan nung tatay na pinapahiya talaga pala sa kampo ni girl si ano si Sir Canlog. Tama? Big mo mas mabilis pa sa bibig ng babae. Cool down tay, cool down. O tama, pati yung tatay pala ni Sir Canlog sinabihan ng ganun. Diba? Yung bibig mo parang bibig ng babae. Siyempre galit na yun eh. Siyempre emotion na yun eh. Hayaan niyo po tayo na makapagsalita naman itong si Miss Desiree. Go ahead po, Miss Desiree. Ma'am Desiree po, go ahead po. Pakisagot lang po. Yung sinabi niya kanina na kayo ra po ay maraming lalaki. Kung may mga lalaki po ako, edi sana, alam po yan ng partner ko, ng anak nila. Eh, yung cellphone namin halos siya nga yung humahawak, halos ako din yung humahawak, parang nagsuswap na nga kami ng cellphone. May lalaki pa po ba ako? Eh, always ako sa batalyon, doon na nga ako tumaba, okay. Umiting kung ano dyan. Okay, tapos ma'am, makasingit din ma'am. Eto, nakikinig siya. Ang sabi niya, bago na ready ang kasal, doon niya nalaman na marami kang lalaki. So doon sa pamanhikan, nandun ba si tatay nung namanhikan? Wala po yung papa niya. Mama niya lang okay. Po. Kasi nga po yung mama niya is nasa abroad po, sir. Okay, so yung namanhikan, si mama, nabanggit ba doon na yung tungkol sa meron kang lalaki? Wala po, kasi ang topic dito is yung kasal po namin. Okay. Ang bait mga ng mama niya. Kaso nga po, nung hindi pa po ayos yung bahay namin, yung pangit pa ng bahay namin, sir. Kasi ano mo, anong ginawa ng mama niya? Nilibot yan, sir. Pinagtatawalan yung damit yung kwan namin, yung bahay namin na madaming buslo. Oh, talaga? Diyan, tapos okay. Ngayon, ganyan. Talaga ba? May ganun? Parang sinasabi niya na matapobre yung anak na nanay ni ano? Ni PFC? Di ba? So, ibig sabihin, nung namanhikan, hindi na nabanggit yung tungkol sa lalaki. Ngayon na nabanggit kasi umatras na si lalaki.
Wala po. Umaatas na yung anak nila. Sandali lang po ha, kausapin natin. Ito po, magtatanong tayo sa abogado. Makinig yung dalawang panig ha. Makinig si PFC, makinig si yung tatay. Attorney Garrett Tungol, maganda. Pakinggan natin. Kasi, di ba si Attorney Libayan at saka si Attorney Trixie, nag-disagree sa sinasabi ni Attorney Tungol, di ba? So, mapapakinggan natin ngayon kung ano yung ipinayo dito ni Attorney Tungol. Kasi nga, buong video na to eh. Hindi to splice eh. Di ba? Hindi to splice. Buong video to. Okay? Sabi ni Upaw, as usual, precondition na pag-iisip ni Serapi kaya naging judge na rin siya sa issue na yan. Yeah, tama. Mga kababayan, ano, pakisub na rin po to si, ano, no, si Upaw, can I say, at saka si DJ Byron, pakisubscribe na rin po sila. Ayan. Mga kabatas po natin yan. Ang umaga sa'yo. Yes, magandang tanghali po. Sir. Okay, nakaschedule ng kasal na matapos mamanhikan, nakabili ng sing-sing gown, ipikinagkalat na po sa buong komunidad, nagbayad na rin sa venue, and then all of a sudden, umatras itong si lalaki at na-stress si babae. Nung lalapat nung sinabi ni babae na buntis na siya, maaaring yun siguro dahil lang kung umatras si lalaki because of emotional and psychological stress, nalaglag yung bata hanggang ngayon, nakakaranas pa rin ng sort of depression itong babae. Mm. May kaso ba si lalaki? Yes, sir. Ang aking sukat dito is unang-una meron silang case for ang pinatawag dyan, unintentional abortion. Dahil po, ang nangyari dito, during the commission of a crime, what? Which is violence against women and children. Ano sabi niya? Wait lang ha. Ang hirap. Ang effect po is nalaglag yung bata. Unfortunately po, itong ganitong kaso, medyo mabigat. And I think it is not for this people sa medical. Criminal. Yun yung dinisagrihan nila Attorney Trixie. Kaya naman binabanatan ng mga palaya si Attorney Trixie at saka si Attorney Libayan dahil nga di nag-disagree sila sa sinabi ni Attorney Tungol. Diba? Na parang sinasabi dito na medyo mabigat yung kaso na dahil sa pagkalaglag ng bata. Diba? Eh, sabi naman ni Attorney Trixie, that is unintentional. Diba? Sabi ni Ate Girl, na kung may lalaki ako, alam mo dapat na partner ko. Alam mo dapat ang partner ko. Si Raulo ka ba? Sino may matinong utak ipapaalam sa partner na may lalaki? Tama. At saka ano? At saka hindi na nakapag-explain dito si PFC Canlog. Kasi nga, 'di ba, nasa biyahe papunta doon sa area ng ano ng kaguluhan. Kung ganyan buha nga na magiging asawa ng mga anak ko kung lalaki, magkalimutan na lang kami busy. Okay, so anong kaso ito? Attorney? Una po is unintentional abortion. Unintentional abortion? Yes, sir. And then second po, meron po tayong violence against women and children para po to the psychological and emotional stress na kinos niya. Dahil iniwan niya po sa altar itong babae. Hindi niya itinuloy kasal sa doon sa pinangako niyang araw? Yes, sir. Ganun niya po. Ay, paano naman yung breach of marriage? Meron ba yung ganun na yes, sir. Pinangakuha niya, pinahiya niya sa buong komunidad at hindi tinuloy? Yes, sir. Itong breach of contract of marriage or breach of promise to marry na tinatawag natin ay hindi naman po ito punishable by a criminal act. Hmm. Pero itong action po na to ay ang magpapasolido ng case natin for violence against women and children. Dahil ang breach of promise to marry ay undeniably psychologically abusive po yan. Ah, so dalawang kaso. So yung sa unintentional abortion, number one, and then number two is yung bawsi. Mabigat ba na kaso yung unintentional abortion? Yes, sir. Mabigat-bigat po. Around, I think, lowest is 6 years of imprisonment, sir, Rafi. Ang penalty natin. 6 years, pagkakulok. Unintentional abortion? Eh, wala nga, di ba? Kasi, hindi pa naman natin alam kung talaga may abortion. Ah, may nalaglag yung bata eh. Di ba? Hindi pa naman natin alam kung totoo nagsasabi si girl. Di ba? Na nalaglagan talaga siya ng bata. Kasi sabi naman ni PFC Canlog kasi, wala namang sinasabing buntis si girl. Walang sinabi daw sa kanya na buntis pala. Di ba? Okay? How about yung kapag
dinala natin to sa Philippine Army para sa admin case. So malaking posibilidad na masisip. Where's the defense? Ay, nga pala, Dian Korte. Kangaroo Court. Bak itong si PFC? Yes, sir. Ang aking pagkabasa po kasi ng disciplinary manual ng Army natin or at least ng Armed Forces natin, eh meron silang tinatawag conduct and becoming of a serviceman. Ngayon po, grounds po ito para sa dishonorable discharge. Okay. Thank you so much, Attorney Garrett. No problem, sir. PFC Canlog. Sir? PFC? Yeah. Judgment na, judgment na. Okay, si tatay nandiyan ba? Joke lang, joke. Ah, si PFC yan? Si PFC o si tatay? Kayo po ba yung tatay Librado? Hello, sir. Hello, sir. Sino kayo? Si PFC o si tatay Librado? Tatay ito. Tatay ko, sir. Tatay. Tatay. Tay, narinig niyo po. Yes, sir. Tatlo mangyari dito kay PFC. Una... Si tatay po ito, sir. Si tatay. Apo. Apo. Una, pwede siya masibak, ma-dismiss sa servisyo, dishonorable discharge. Pwede, tapos, pwede tapos, pwede sir, patapusin ko muna, sir. Pangalawa, dalawang kasong kriminal ang kaharapin niya, unintentional abortion at saka pausi. Ano pong reaksyon niyo, Tay? Yung unintentional, kasi nga, nagdulot do, yung ginawa do ni PFC kay girl ay, ano, stress, emotional stress, saka psychological stress. So, kaya naging unintentional abortion. So, may kung totoong nangyari 'yon, may problema talaga si ano, si PFC. Pero 'yun nga, nag-disagree nga sila ano, sila Attorney Trixie dahil nga hindi nila nakitaan ng ganun. 'Di ba? Kasi karapatan naman ni lalaki ni sir na hindi magpakasal. Kasi nga pag nagpakasal ka, lifetime 'yan eh. Ayun no, ayo pagdisihan ni PFC Canlog na habang buhay niyang makakasama yung ganitong itong babae na to. Kasi nga sa nakita natin sa mga comment ng mga kasamahan ni PFC Canlog, eh may problema talaga si girl. 'Di ba? Galing ni Idol, nagpapalabas niya baho ng buong pamilya, expert tapos online broadcast pa, 'di ba? Alex Booth. Shoutout sa'yo. Wupaw, mahinahon pa nga si Attorney Trixie, ayaw pang sabihin na sinabi ni Attorney Garrett, sabi lang ni Attorney Trixie, nag-seek ng legal opinion si Serapi. Parang takot si Attorney Trixie kasi hindi napanood siguro ni Attorney Trixie yung buong video rin. So ngayon ito mapapanood na nila. Ito na yung buong video eh. So ngayon, kayo tingnan niyo mga kaimuji. Sa nakikita ninyo, anong kaibahan nung spliced video na sinasabi nila sa ginawa ni Serapi dito sa video na to? May kaibahan ba? Ako, nakikita ko dito, ang kaibahan lang is buo talaga nating napapanood yung video na hindi natin napanood dun sa spliced video na sinasabi nila. Diba? Dito kasi may interview yung tatay ni PFC Canlog. Pero si PFC Canlog hindi na nga nakapag-explain pa rin ng kanyang side. Kasi nga, ano sila eh? Nasa laban sila eh. Ang hirap talaga makasal, lalo na sa papel, di ba Kuya Mag? Oo nga eh. Di ba? Kung pwede nga lang eh. Kasi 2,000, pwede kang pakasal eh. Pag magpapaanal ka, 200,000 kulang pa eh. Pati pala tatay ni PFC Canlog, pwedeng mag-file ng case. Diyan sa korte, pwede, may sa ano. Oo, kasi di ba inano rin niya? Oh, dumamay sa prosecutor sa court. Siyempre hindi. Kasi sa RTIA kumpleto na, may prosecutor na diyan, may judge, may abogado. Sige tay, mag-react po kay Tay. Tay. Eh po sir, yan ang kaso sir, tapos na yan sa probo sir, dalawang bisis na yan sa probo sir, natapos na yan. Natapos saan? Walang kasal yan na ano sir, na plaster yan na kasal. Walang ano pa na plaster na ano yan sir. Sila ano gumagawa lang sir ng ano yan sir. Sir, wala po, sir, bakit ikaw nagpapaliwanag para sa anak mo? Ba't nasaan ba yung anak mo? Dito, wala yun, sir. Eh kasi di ba tinatanong niya? Tinatanong niya eh. Sir, may salin niya yan, sir. Kung sige. Oy, PFC. Kasi di ba tinanong niya, tatay ba to? Oh, nung nalaman niya tatay, pumayag naman siya, di ba? Kung ayaw niya magpaliwanag yung tatay, sana sinabihan niya na huwag yung anak magpaliwanag. Di ba? PFC.
Okay, tawagan nyo nga si, ano, si Kernel. Pwede natin ituloy sa taas to mamaya. Yung spokesperson. Sabala. Kernel Sabala. Sige, ganito ang gagawin natin. Backup na, backup. Si Ray. Po. Mamaya, itutuloy natin sa wanted sa radyo. Kapos na tayo sa oras. Tatawagan natin yung Philippine Army para pasibak natin to. Wow! Parang ano ah. Ipasibak natin to. Patawagan natin yung Philippine Army. Si Kernel Sabala. Papasibak natin to. Parang ganun lang, ano, kinasnap si Bak, si PFC Canlog. Diba? Sabi ni, ano, sabi ni Adam, again, legal opinion. At advice lang, pwede nilang ibigay, di pa rin yan yung magiging absolute decision ng korte. Kasi daming dapat invalidate dyan. Isa pa, di porket nagbigay sila ng legal opinion, heto, pwede kaso is winnable sa korte. Parang, sige, file na natin ang kaso. Yan, kasi winner. Kasi ano lang, parang ang nangyayari dito kasi tinatakot lang. Tinatakot para to pa rin ni PFC Canlog na magpakasal. Eh, syempre, may goodness naman. Hindi naman pwedeng ipilit ang kasal. Mahirap yan. Lalo't magulo na sila. Hindi pa sila mag-asawa, magulo na. Diba? Yun nga eh, hindi kasi yaw eh. Sibak agad eh. Tatawag lang sibak agad. Ganun ba yun? May proseso yan. Meron silang, kaya nga meron silang military court, diba? Diba meron doon, may korte doon, inihiring pa yan sa mismong sa loob ng AFP. Yung martial court ang tawag, diba? Martial court. Oh. Dadaan pa doon yan. Hindi pa pwedeng pag sinabi ni si Rapi, tanggal agad. Pag inutusan mo, utusan mo yung ano, yung kernel, yung spokesperson ng ano, ng AFP. O, sibakin nyo na yan. Gusto ko, sibakin nyo na yan. Pwede ba yon? Meron tayong proseso, idol. Diba? Tingnan natin, patapos na to. Okay, and then, pakakasuan natin kasong kriminal. Okay sa'yo? Wow. Sir, wait lang po. Pwede po ako magtanong. Sige po. Kasi nga po, opo, nag-file po kami sa provost ng Bridge of Promise to Mary namin. Pinahintay po ako ng ilang month po hanggang nag-lockdown po. E ngayon po, kung hindi ko tinawagan yung tito ko doon, hindi ko po alam na dinismiss na pala yung kaso ko 2 weeks ago na po. Ma'am, i-refile natin. Siguro, nung mag-file kayo niyan, hindi nyo alam yung tamang proseso, hindi nyo binanggit yung mga batas na point. Ano sabi niya? Hindi nyo sinunod yung tamang proseso. Good. Kailangan din pala niya talaga ng ano, gusto pa rin pala talaga. Alam din pala niya dadaan sa ano, sa proseso. 'Di ba? O ma'am, i-refile natin 'yan kasi baka hindi kayo dumaan sa tamang proseso. My goodness. Kala ko ba tulbo brand of justice tayo. Cut the process na guys. Hindi guys, sabi niya kanina, ma'am, siguro hindi kayo dumaan sa tamang proseso. My goodness. Yan yung pinagmamalaki niyang marami na daw siyang napadismiss na pulis. Yun pala, repair pa rin. Di ba? Pwede isampa laban dito. Okay? Ma'am, i-refile natin. This time, didiretso tayo dito sa main office. Amin sa Camp Aguinaldo. Okay? Opo, sir. Sa Camp Aguinaldo po. Private first class, Raymond Canlog. Sir. Sir, hello sir, Ape. Apo. Sir, ipapile, i-refile po namin yung kaso laban sa iyo na para kayo po ay ma-dishonorable discharge, number one. Tapos number two, dalawang kaso pong kriminal, unintended abortion, which is 6 years punishable kapag na-convict. And then pangalawa, Bausi, another 3 to 6 years din kapag na-convict. So more or less, we're looking at hindi bababa sa 10 years na pagkakulong, sir. Ano pong reaksyon niyo, PFC? At this time, sir, gamitin mo na lahat ng connection mo. Lahat ng koneksyon na meron ka, hindi ubra kapag kami pumasok sa eksena. Wow! Lupit! Lahat ng koneksyon mo, gamitin mo na. Basta RTIA yung pumasok sa eksena, di ka ubra. Kaya pala sabi niya, hindi niyo kain tibagin. Di ba? It's me. Okay, sir? Hello, Sir Ape. Nagabiyaya ko, Sir Ape. Pwede mamaya na, Sir Ape. May paliwanag ko lang mamaya. Sige. Paliwanag mo mamaya. Kasi na... Critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Nako,
critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat sir. Mamaya tatawag kami. Salamat po, private. Ingat ka, PFC. Ingat ka, PFC Canlog. Sir, God bless. Okay, Ma'am Daisy Ray. May pa-insulto tapos may pa-God bless. Grabe. Ininsulto muna bago sinabing ingat. Tapos God bless daw. Diba? Iba? Okay, mamaya na lang po, ha. Sawante sa radio, tuloy tayo. Sige. MJ, ano ang... Okay, so yun. So siguro naman, mga kay Muji, no? Nakita ninyo yung kaibahan nung splice at saka itong whole video. O dito, hindi na siguro nila masasabi ito na ito ay splice. Okay? Nireactionan natin. In fair use. Okay? Tinakot pa talaga. Sa bandang ulit, tinakot pa, di ba? So, sus, may pag-God bless. Okay. So, ayan. Maraming salamat sa inyo, no? Siguro, after nito talaga matutulog na ako. Kinontent lang natin para baka sakali, baka kasi burahin pa nila itong video na to, no? So yeah, at least nakuha na natin. Kung i-copyright man nila, eh wala tayong magagawa doon, pero I think may da-download na to. Ano? So yeah, muli, isang magandang umaga sa inyo lahat at siyempre huwag nating kalilimutan. Misa lang tayo mabuhay sa mundo, gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po sa inyo.